the go. Narito ang programang tututok sa serbisyo publiko. Kompleto Ricardo, Balita, serbisyo publiko. On the go. May bonus pang mga payo sa kalusugan at biyahe sa iba't ibang dako. Samahan natin sina Dr. Rachel Go, Gani Oro at Senador Bongo sa On the Go. Hi! Hello! Magandang hapon once again sa mga giliw nating taga-subaybay, sa mga suki ng ating palatuntunan. Magandang hapon, Pilipinas, at kumusta rin po sa lahat ng mga Pilipinong nanonood sa atin sa buong mundo via online streaming ng ating palatuntunan. Ito nga po ang programang On the Go dito sa DWIZ. Live po tayo sa himpilang DWIZ 882 kHz. Sa loob po ng isa't kalahating oras, tayo po ay magkakasama alas 5 ng hapon o alas 5:30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At sa inyo po ang napapanahong programa sa radyo, namumuna ang mga balitang bago, mga balitang tungkol po naman sa serbisyo publiko ni Senator Bongo. Balitang bago. At meron po tayong mga balita tungkol po naman sa ating kalakalan, mga serbisyo publiko, at yun pong mga malasakit sa bayan at hindi mawawala yung ating travel o pagbabiyahe. At ito po naman ang inyong abang lingkod, Gani Oro. Wala ngayon si Doc Rachel Go ang makakasama natin ngayon. Walang iba, kundi si Chris Ryan Reyes. Chris, magandang hapon sa iyo. Okay, magandang hapon sa iyo, kasamang Gani, at magandang hapon po sa mga nakikinig sa atin dito sa DWIZ 882 kHz, lalo na sa mga OFW na nanonood sa atin via online streaming sa social media. Nandiyan yung ating live sa ating mga FB page at saka sa ating mga live sa sarili-sarili nating cellphone. Yeah. Tama ka, Sir Gani. Kami ay on the go. Alam na po ninyo kung kayo naggaling ang salitang ang aming bisyo ay magserbisyo. Yun. Yan ay ating galing sa ating Special Assistant to the President, sa Bongo, na ngayon ay pangatlo na sa ating elected senator. Yan, number 3, elected senator. Kore ka dyan, Ryan. At dahil sa programang ito mismo ni Sap Bongo at Senator Bongo, ang siyang tutugon at aaksyon sa mga problemang idudulog ninyo. O meron ho kayong mga requests, o meron kayong mga karaingan at anumang tulong na ilalapit ng ating mga taga-subaybay, huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa ating programa. At napakapalad po natin dahil kasama natin sa programang ito si Senator Bongo. At maaari siya po ay mag-live dito sa studio, o kaya naman mag-remote broadcast, o kaya naman magpadala ng kanyang mga selfie video. Ayan, syempre dyan nakilala si Senator o si Sap Bongo. At syempre tutugon po mismo sa mga problema sa inyong mga karaingan. Alam nyo, hindi na imposible ngayon, Ryan, yan. Kahit sang panig ka ng mundo, sang panig ng Pilipinas, basta't may signal ang cellphone ay mapaparating sa atin yan. At mamaya, babati po sa inyo, sa ating mga taga-subaybay, mismo si Special Assistant to the President o Senator Bongo, inyo pong mapapanood sa kabuuan ng ating palatuntunan. Yan! Ryan? Yes, at ang maganda pa dito, Sir Gani, sa radio program na ito ni Sap Bongo, kapag siya ay nanungkulan na bilang senador o pag siya ay naupo na sa July, malalaman natin lahat ang status ng kanyang mga proyekto at mga programang kanyang ipinangako sa ating lahat. At alam ko namang lahat ng proyekto niyan ay kanyang gagawa ng paraan upang mabigay ang serbisyo sa ating mga kababayan. Correct. At the same time ay magiging direkta ang komunikasyon sa ating maliliit na kababayan patungo kay Senator Bongo. Ibig sabihin niyan, Ryan, magiging interactive po ang ating programa at mas magiging mabilis ang feedback, kasi sa programang On the Go ay sisikapin ho nating maging result-oriented ang ating palatuntunan. Action agad! Dahil kaming lahat dito ay nahawahan na ng bisyo ni Sap Bongo. Ang aming bisyo ay magserbisyo. Ayan. Sa lahat naman ng bisyo, ito ang pinakamaganda. Magserbisyo. Serbisyong may malasakit. Yan. Bubuksan din po namin ang mga linya ng aming telepono para maitawag nyo o maitext ang anumang kahilingan, reklamo, para agad naming maaksyonan sa pangungunan ni Sap Bongo at malapit natin ito sa iba't ibang concerned government agencies. Okay.
So sa mga kababayan ho natin, pwede kaming mapanood at mapakinggan sa ating social media, sa website natin, www.dwic882am.com. At i-download lang po ang DWIC app sa iOS at Android. Live din po tayo sa FB page o FB page via DWIC882. DWIC hotline 470-1750 hanggang 54. Ito po muli si Gani Oro hanggang alas 7 po tayo ng umaga kasama si Ryan Reyes. Okay, yeah. At natin palatagalin pa, bigyan na natin ang mga pagbati mamaya-maya sa ating tagapakinig ng napakasipag, napakamatulungin at napakalaki ng tiwala sa kanya ni Presidente Duterte at napakalaki rin ng tiwala ng kanyang mga mamamayang Pilipino kaya naging number 3 senator sa katatapos lamang na eleksyon. Pwede na ba? Pwede na? Okay, hinihintay natin. Oh, ready na? Okay, so pwede na. Bigyan na natin ang paanyaya sa inyo na manood, makinig. Ladies and gentlemen, himself, Senator Bongo. Okay, wala pa. Okay, maya-maya. Sa pagkakataong ito, pasadahan muna natin ang ating mga balitang bago darating po. At ngayon, narito ang mga naglalakihang mga balita ngayong araw nito ng Biyernes, ikapito sa buwan ng Hunyo. Headline muna ng ating mga balita. Mga balitang bago at mga naglalakihang balita po natin ngayong araw na ito ng Friday, June 7. DepEd Secretary Leonor Briones, tiniyak na hindi tututulan ang aumento sa sahod ng mga guro. SONA 2019, pinaghahandaan na ngayon ayon sa PCOO. Isa pang petisyon laban sa provincial bus ban, isinampana sa Korte Suprema. Mga armas ng broadcaster na si Erwin Tulfo, pinababalik na ng PNP. Yan po ang ilan sa mga headlines natin ng balita at mamaya, papasadahan din po natin ilang mga ulat na yan sa kabuuan ng ating mga palatuntunan. At syempre, kompleto po ang ating talakayan at balitaan ngayong hapong ito ng Friday. Itong oras na yan na papauwi ang marami sa mga kababayan natin. Ayan, medyo na-traffic ako. Medyo marami ng traffic ngayon. Matraffic talaga. Teka, hatal. Ayun, ay pumapasok pala ito, kaya pala. Ayun, parang wala kang mic. Ayun, okay. Ibig sabihin, ang pinag-uusapan natin dito, itong oras na ito, 5:30 ng hapon, oras ng uwi ng ating makababayan. Kaya babati rin tayo sa mga tagapakinig natin sa radyo na nakatune in sa atin ngayon sa DWIC 882 kHz. Ayan. So, kanina yung matraffic, sabi mo, di lalo na ngayon. Lalo na ngayon. Oh, Friday traffic, ang tawag dyan. Okay. Friday traffic. Ibig at sabihin, syempre, meron pang ano, may mga sale lang mga mall ngayon. Kaya ayun, mapaka-traffic lalo. Bakit sila magsisale? Anong pecha na ba? Ano ba? 7. Alanganin sa sweldo. 7 to 9 ang nakita kong sale. Kaya medyo matraffic. Talaga naman. Baka naman ito yung opening class sale. Ah, sa bagay. Oo, pero alanganin ang sweldo. Ang alam ko sweldo, 30 at 15. Pero siguro, kung maraming namimili dyan, maraming pa silang pera. Ayun, ino, maganda doon. Sa ngalan po ng ating mga kasama sa produksyon ng ating technical engineer Fred Balyamala, communication assistant natin Jean Margaret Cruz, mga news writers natin sina Miss Rian Briones and Ashley Jose, ang ating social media writer producer Yasmin Pantaleon. Maraming salamat, Yas. Bigyan mo kami ng signal dito kung okay na. At bibigyan natin ang daan ang ating mga kababayan po naman, ano? At ang pagbati sa ating programa ng ating Senator-elect, Senator Bongo. Tuloy-tuloy tayo. Meron tayong 15 minuto na lamang bago sumapit ang alas 5 o alas 6 ng gabi. Ay, mag-alas 6 na pala ng gabi.
Ay, sa balitang pang malasakit natin, Ryan, ito magandang natanong natin kay Doc Goito. Ano bang pinakamagandang gawin natin para makaiwas tayo sa nauusong sakit ngayon? May uso ngayon, alam mo kung anong sakit? Ano yan? Sore eyes. Oo, oh, yeah. Mga, yan ang mga uso na huwag natin gagayahin yung uso na yan, ha? Huwag na hong pumasok sa trabaho kapag kayo po ay medyo ang mata ninyo ay namumula, nananakit, at parang may buha-buhangin. Yan ang mga sintomas ng sore eyes, di ba? At mayroong morning glory. Yo, may muta. Pag medyo nagmumuta-muta ho kayo, tapos parang mainit. Parang mainit sa loob yung mata, ay sintomas na ho yan na magkakaroon kayo ng sore eyes. Kaya pinapayo po ng mga manggagamot na huwag na kayong pumasok sa klase kung kayo po estudyante, at kung kayo naman ay mag-pa-out nga ng music. Diba? Okay. Yan. Okay. Kung kayo naman ay may trabaho, mas maganda na hong para hindi tayo na nakakahawa sa iba. Actually, yung mga dating paniniwala na pag na tinitigan ka raw ng may sore eyes, mahahawa ka. Mahahawa na. Oo, hindi naman daw totoo yan. Parang airborne yan. Airborne siya, pero hindi naman yung nakatinginan lang kayo, nakakita ka na namumulang matang may sore eyes eh. Yung masama yung magkatinginan, tapos na in love. Yan ang medyo. Iyon, okay lang, pareho namang single. Ayun, pero kung sila ay double na, triple na, o quadruple na. Masama na yan. Ay quadruple bypass ang aabutin ninyo yan. So, ang pinaka iniiwasan kasi dito, pag nakusot mo yung mata mo, hawakan mo. Pagkatapos, ahawa ka sa mga doorknob. Ayun. Tapos yung tao naman, na walang sore eyes, ahawak sa doorknob, kukusotin din yung mata niya, yun ang possible na hawa. Yun, o kaya naman, yung talagang medyo magkakalapit kayo, di ba? Yung airborne, malapit yun. Pero kung malayo naman at nagkakakitaan lang, eh hindi naman. Pero pinapayo po ng Department of Health sa magitan ni Dr. Eric Domingo, na ngayong uso na naman yung sore eyes kasi nagpapalit ang ating panahon. Mula sa napakainit, pagbigla-bigla, ay, ayan, medyo uulan. Ayan. Okay? So, kalimitan naman, anyang gumagaling ng kusa ang sore eyes sa loob ng 4 hanggang 7 araw. Naku, hey, kung 7 days kang absent, malaki rin ang kwan, ha? Malaki rin ang mawawala sa'yo. Buti sana kung ikaw ay swelduhan na hindi arawan. Ang masama per day. Pag walang pasok, alang trabaho, alang sweldo. Yun ang nakakalungkot, mga kaibigan. Oy, nako. Okay? So pagdating naman sa mga malalaking balita pa rin natin ngayon dito, yung mga teacher natin, ha? Yung mga nagre-request ng sweldo, no? Yun daw, DepEd ay hindi naman daw tinututulan ang aumento sa sahod ng mga guro. Ayan. Mga teacher natin, kailangan naman talagang dagdagan na ang kanilang sweldo. Parang isang beses na picture na natin dito. Yan. Parang ang pagkakaalam ko, isa yan sa proyekto na nais ng ating Senator Bongo na itaas ang sweldo ng mga maguruan. At yun din naman ang pinakalayunin ni Pangulong Rodrigo Duterte na kahit papano. Pero in the meantime, mauuna yata yung mga allowances. Ayun, yun ang maganda dyan. Mga benepisyo ng mga guro at mga allowances. Ayan. Yun namang SONA, State of the Nation Address. Kailan ba ang SONA? Malapit-lapit na. Eh, pinaghahandaan na rin po itong SONA o State of the Nation Address ng Pangulong Rodrigo Duterte. O, ikaw, baka may armas ka dyan, may baril ka dyan na lisensyado, Ryan, ha? Tiyakin mo na yung lisensyadong baril ay hindi expired yung LTAP. Okay. Yung rehistro niyan, ha? Baka magaya ka rito kay Erwin Tulfo. Ayan, tuloy na silip tuloy. Ayan, ang mahirap. Bala ko pa namang kumuha. Hindi, kumuha. Walang problema sa pagkuha kung updated ka. Updated at lisensyado talaga. At lisensyado. Hindi, may lisensya naman to, kailan daw expired, ang sabi ng PNP. Ay, bakit naman hinayaang expired? Yung tuloy, nasilip tuloy sa dami ng mga nangyayari. Kaya minsan, pagka tayo nagko-komentaryo rito, sisigurduhin natin na hindi tayo guilty. Hindi tayo masisilipan din. Hindi ka masisilipan, no? Minsan, banat ka ng banat. Yun pala, meron ka rin may kakulangan sa'yo. No. But anyway,
doon sa mga lisensya nga lang eh. Ako minsan guilty ako sa lisensya, expired yung lisensya ko. Mm-hmm. Talaga naman eh, buti na lang hindi ako nahuli. Hindi ako nahuli ng traffic enforcer, nakaligtaan ko. Ayun, buti sa akin lang na-expired lang load lang. Ayun, no, pag na-expired yung load. Walang problema. So pero ito importante to kasi once na nahulihan ka ng expired na baril, ha? May kaso yan. May kaso yan. Kahit na i-restrado, pero kung expired, eh makakasuhan ka niyan. So, kailangan talaga sa ganyan mga bagay. Seryoso po ito, ha? Seryoso itong pagdadala ng armas na kailangan laging updated po yan. Busy ba si Doc Go? Busy. At alam ko eh, parang meron siyang mga meeting sa mga Japanese or mga investor para sa Pilipinas. Wow! Nabanggit mo yung mga Japanese investor, no? Na kailangan naman talagang ating bigyang atensyon. Alam mo bang ang mga Japanese o ang Hapon ang nagtubugon dito sa pagiging oversupply ng ating mga mangga? Di ba nabalita noong isang araw, sobra-sobra yung ating harvest na mangga. Eh masisira lang yan pagka hindi na naiproseso o kaya hindi na ibenta. At lalangawin. Napakalangaw. Isang mangga sa napakalangaw na malangaw. Butas. Mabubulok. Mm-hmm. Mabubulok. Mm-hmm. Di ba sana kung ang mangga na yan ay matalupan at gawin natin isawsaw sa bagoong. Masarap yan. Pero sumaklolo na rin po ang Japan sa nararanasang sobra-sobrang supply ngayon ng mangga sa Pilipinas. Ito ay sa harap ng ulat ng Department of Agriculture na nasa 2 milyong kilo ng mangga ang surplus sa nagdaang harvest season. Ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, nakatakdang umangkat ng 100 kilo ng mangga ang Japanese fruit importer na Diamond Star Corporation. Ang naturang kumpanya ay matagal na ring nag-aangkat na mga prutas sa Pilipinas gaya ng papaya, pinya, mangga at maging singkamas. Talaga? Ang paborito nating singkamas. Yan ang isa sa paborito ko talaga. Singkamas, ha, di ba? Lalo ngayong summer. Impala, ini-import. Ini-export pala natin yan sa Japan, ha? Magandang malam. Ang alam ko, yung pinya at saka yung saging at yung mangga. Pati pala papaya. Yan ay nagluluwas pala tayo niyan. Sinabi pa po ng kalihim na magtatakda sila ng pulong sa pagitan ng Japanese importers ng mga mango farmers sa Luzon. Wala rito ay umaray na ang mga local mango growers dahilan sa mababang presyo ng bentahan ng mangga na nasa 14 hanggang 16 pesos lamang kada kilo bunsod ng sobra-sobrang supply. Ngayon ka na mamili ng mga tiklis-tiklis na mangga. Gawin mong buro. Hoy, masarap yun. Para sa prito. At saka yung ginagawin na tamis na mangga sa Cebu. Mangos bay, di ba? Yes, danggit bay, mangos bay. Yung tag doon, yung basta tinuyo. Tinuyo. Binilad ng mangga, ipinroseso, nilagyan ng asukal yata. Pagkatapos, may tawag sila dyan. Hindi yung buro eh, yung minatamis. Minatamis na mangga. Ang sarap niyan. Okay, bago tayo tumungo pa sa ipapang mga balitang bago at balita tungkol kay Senator Bongo, alamin po muna natin ang magiging kalagayan ng ating panahon. May mga lugar po na inuulan-ulan. At ngayon ay makipag-ugnayan po tayo sa Forecasting Center ng Pag-asa para sa ating ulat panahon. Narito si Raymond Ordinario ng Pag-asa. Raymond, magandang hapon. Anong panahon natin? Yes po, magandang hapon po, Sir Gani, at sa ating mga tagapakinig. At para nga po sa magiging lagay ng panahon natin sa susunod na 24 oras, patuloy po na Intertropical Convergence Zone o ITCC pa rin po ang nakakapayto dito sa Palawan at Mindanao na magdadali pa rin po ng maulat na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pag-ulog dyan po sa Davao Region, Soccsaryen, Bangsamoro, sa Buanga Peninsula at sa may Palawan area po. Samantalang dito naman sa Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng ating bansa ay patuloy na makakaasa ng pangkalahatang maaliwala sa panahon maliban lamang sa mga isolated rain showers, dala pa rin niya ng mga localized thunderstorm. At dahil po rito, ang Metro Manila nga ay
Ang agwat ng temperatura ay mula 27 hanggang 36 degrees Celsius, samantalang sa Baguio City naman ay mula 17 hanggang 26 degrees Celsius. Sa ngayon po, wala tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang baybayin ng ating kapuluan, kaya panglayo po mga kapalaot ang ating mga kababayang mangisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat. Raymond, yes, bakit mainit pa rin ang panahon? Akala ko ba medyo huhupa-hupa na siya? Sobra pa rin ang init ngayon? Sa ngayon po kasi dumadan pa rin tayo dito sa transition period po, no, papunta sa tag-ulan. Kaya po may mga episodes po talaga tayo o yung mga araw po na talaga sobrang init at parang halos bumalik yung summer nga ng March at April. Pero ito po'y panandalian lamang kasi po inaasahan nga natin na pagpasok nga po next week, ay susunod na po na makaka-apekto sa atin ang habagat na pwede na po magdala ng mga pag-ulan. Ayun. So ang ano po natin dito is kapag po gantong kainit yung naranasan natin compared with the March and April, mas malaki po ang chance na magkaroon tayo ng mga afternoon thunderstorms. Okay. So maraming salamat, Raymond. Maraming salamat din po at magandang hapon po sa ating lahat. Si Raymond Ordinario mula po sa PAGASA Forecasting Center, mga kaibigan. Naghatid sa oras natin, 3 minuto na lamang bago sumapit ang alas 6 ng gabi. At narito na, siyempre, mag-aanyaya rin po sa inyo ang ating main host. Actually, siya po ang talaga may-ari ng programang ito. Pag may pagkakataon po ay dito sa studio, pero ngayon, eh, hindi mo na siya makapag-broadcast live sa dami ng mga ginagawa, dami ng mga meetings, kaya nagpadala na lang po siya ng kanyang video greetings. Mga kaibigan, Senator Bongo. Magandang gabi po sa lahat na nakikinig sa On The Go radio program ng DWIZ 882 tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Dito po ninyo malalaman ang mga magagandang proyekto at panukala na gagawin natin sa Senado at ipapaabot ang mga bagay na nais ninyong iparating sa ating gobyerno. Pakinggan natin sina Rachel Dokgo, Gani Oro, Chris Ryan Reyes at ang butihing kaibigan na si Mr. Edgar Cabangon. Mabuhay po kayong lahat. Abuhay ka, Senator Bongo. Ayan, salamat at hindi ba siya nakarating dito, nakapagpadala ng kanyang video greetings. Ayan, eksperto yan eh. Sa mga ganyan eh, Mr. Selfie King. Ayan. Samantala, meron muna tayong greetings din para sa ating taga-subaybay na laging nakatutok sa atin. Si Ningning Francisco Reyes, si Julie Gatus, Rosel Dir Osena Dolores Reyes. Yan. Yan. Si Flor Delis Espadilla. Hello po sa inyong lahat. Hi, Sir Gani Oro, Dogo, and Senator Bongo. Victor Tadeo, bumabati rin ng mabuhay. Ayan. Sonia Campesino Byron. Earlier morning dito po sa Georgia, USA. I imagine na sa Georgia, USA si Sonia. Okay. Listen to the sound. Tayo, Sir Bongo, yan, magbongo-bongo na. Nicole Nicolo Ramos, please ask Senator Go about his opinion on salary hike of public school teachers. Parang na-mention nyo na yata na isang araw. Isang araw, na-mention na natin. Okay. Marian Milenes, hi Gani Oro and Doc Go, pa-shoutout naman po dito, nagkaisang nayon. District 5, Quezon City, thank you and more power. Marian Milanes, thank you so much. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa inyong panonood. O ito pa, Jack Rivera, gandang hapon, Senator Bongo. May hinihingi po kami ng tulong through email. gomalasakit@gmail.com. Ang nangangailangan ay si Princess Nicole Annuber, who has been distressed at London since 2015. Ayan, okay. Pa-forward natin ito sa mga staff ni Senator Go. Wow, galing naman si Chris Ryan Reyes, sabi ni Julie Gatos. Ato Malto, ganda hapon po sa programa ninyo. Ningning Francisco Reyes, wala si Doc Go. Naghahanap. Ay, si Doc Go ay marami ding inaasigaso. Ayan. Ito kanina, ano, Sir Gani, yung dried mango. Yun yung kanina. Sabi ni Lando Reyes, yung dried mango, yes, na gawin na lang, kailangan siguro talaga may proseso. Oo, si Kagawad Mila Libatiki,
Ayan. Rosel Dil Oceana de los Reyes, shout out baby. Pa-shout out naman. At saka si Alma Andres Pastrana. Hello at from si Gloria de Jesus. Hello. Ayan. Okay, magbabalik po ang ating balitaan at ang ating pakipag public service sa ating mga taga-subaybay sa magitan po ng On The Go, dahil ang aming bisyo ay mag-servisyo. Babalik po kami makalipas ang ilang paalala. On The Go sa DWIC. At ngayon, nagbabalik ang On The Go. Okay, nagpapatuloy pa rin po ang palatuntunang On The Go dito sa DWIZ Radio 882 kHz. Ito pa rin po ang inyong kabanlingkod, Gani Oro. At kasama natin si Chris Ryan Reyes. Ito po ay magtatampok din ang mga serbisyo sa ating gobyerno at ganoon din ang mga hatid na malasakit sa bayan at serbisyo ni Senator Bongo. Yan. At mamaya-maya, mayroon kang i-report, Ryan. Yes, mahaba-habang report to. Oo, marami-raming iulat si Ryan sa mga nangyayari po ng mga inasikaso ng ating butihing Senator Bongo. Samantala, ang serbisyong may malasakit po ay sasa inyo pa hanggang alas 7 ngayong gabi. Ayan. So 5:30 to 7 in the evening, yan po ang ating oras. Isa't kalating oras po tayong magsasama sa Himpapawid. Oya, si Aya Yupanco nag-celebrate ng kanyang ika-isang daan at 50 kaarawan. Wow. Happy birthday po. De joke lang. Patrol number 5, Aya Yupanco. Ato si Patrol number 5, Aya Yupanco. Nagbe-birthday ka ba pala, pring Aya? Painom ka naman. Happy birthday sa ating kaibigan, reporter Patrol 5 dito sa DWIC, Aya Yupanco. Okay? Mm-hmm. Si Rochelle Dare Osena de los Reyes, God bless po sa inyong programa. At si Jack Rivera, maraming salamat po sa pag-shoutout ng paghingi ng tulong sa Malasakit Center. Ayan, okay? So sa pangalawang bahagi ng ating palatuntunan, balikan natin si Ryan para iulat na po ang mga ginagawang mga pagtulong sa kapwa at ang mga ilang pang mga inasikaso ng ating butihing Senator Bongo. Ryan? Okay, okay. At siyempre ang mga ibabalita ko ay puro good news ang mga ginagawang mga kabutihan ng ating Senator Bongo. Binisita ni Senator Bongo ang 150 pamilya na apektado ng sunog sa Quezon City at agara naman siyang nag-abot ng tulong sa mga nasunugan sa 17 Ilagan Street, Barangay Paltok, Quezon City noong ika-4 ng Hunyo. Personal din niyang ibinigay ang ayudang tulong sa pamilya na mga apektado ng trahedya. Samantala, ang Department of Social Welfare and Development, Department of Health, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Philippine Charity Sweepstakes Office, Department of Trade and Industry at ibang pribadong ahensya ang ilan sa tumugon at nagbigay ng tulong sa mga biktima ng sunog. Sinabi din ng Senador Bongo na pinakiusapan niya ang DSWD at DOH na tumulong din at kasama ang ibang mga pribadong sektor. Katulad din po ng kanyang mga kaibigan ay may dala-dala din po silang mga tulong kagaya ng grocery packs at pinansyal na tulong. Pinakausapan ko rin po yung PACOR at PSCSO na tumulong at papakausapan ko rin ang DTI para sa mga gustong maka-avail ng livelihood program sa Senador Bongo. Nandun din ang National Housing Authority o NHA para magbigay ng housing assistance sa mga biktima ng sunog sa pan Senator Bongo, nang isa sa pinaka-importante sa lahat ay yung NHA o murang pabahay sa mga biktima ng sunog. Sinabi rin ng senador na ang murang pabahay ang isa sa kanyang prioridad ngayon, kaya pupunta ang NHA o National Housing Authority para mag-interview kung sino ang pwedeng makakuha ng mga murang pabahay sa mga biktima ng sunog.
at kanya rin sinusugan na makapamamahagi ng mga school supplies para sa mga mag-aaral na naapektuhan ng sunog at pagbibigay ayuda sa mga nais magbalik sa kani-kanilang probinsya. Nag-ulok din ng health assistant ang Senador Bongo ng ayuda para sa mga pangangailangan sa atensyong medikal sa pamamagitan ng Malasakit Center. Okay. So, yan po ang update. Thank you, Ryan. Maraming salamat sa update na yan ng ating mga inisikaso ni Senator Bongo. Alam mo, ang dapat ding pagtuunan ng pansin ngayon, no? Yung nalalapit na pagpasok ng tag-ulan, Ryan, no? Mauuso ang mga bagyo. Sabi nga ng PAGASA, sa buwan pa lamang ng Hunyo, isa o dalawang bagyo ang maaaring pumasok sa ating bansa. Sa ayaw natin sa gusto, ito po ay kalamidad na hindi maiwasan sapagkat nasa tropical zone po ang Pilipinas. Talaga napakabagyuin po natin. Hindi lamang po dito sa mga kalunsuran, kundi sa mga probinsya rin. Kaya dapat merong inilalaan kaagad na proyekto ang ating pamahalaan tungkol dyan. Pero siyempre, dagdag lang din ang paalala. Kailangan din sa ating mga kababayan ay maging handa rin po rin tayo. At huwag din natin na iasa lahat sa gobyerno. Kailangan talagang ihanda natin. May sarili din tayong pagkukusa, pagkilos. Mm-hmm. Siguro pati na yung mga LGUs natin, mm-hmm, mga local government units agencies, sampu ng mga barangay, mm-hmm, mga mayor, yung mga ating mga komunidad, no, mm-hmm, na nangangasiwa. Sapagkat ang maaaring kaharapin ho natin, pagbaha. Malakas na hangin, mm-hmm, no? Pag yan ay talagang dumating sa atin ng malakas na hangin, maaaring liparin po ang ating mga bubong. Talaga napakalakas ng hangin na dala ng bagyo. Yung pong landslide o pagguho ng lupa. Kapag gumuho ang lupa, ay may mga landslide prone area po na dapat na pag-ingatan. Yun, doon naman dapat kumilos ang ating mga kababayan. Na hindi naman dapat ipaubaya sa pagbibigay na lang ng warning ng gobyerno. Kapag alam ninyo na sa lugar nyo ay talagang nasa landslide prone area kayo, ay magmatsyag-matsyag na ho kayo. Pag talagang walang tigil ang pagbuhos ng ulan, kung may posibilidad na kayo ay matabunan ng lupa, lalo yung mga nakatira sa mga dalisdis ng bundok, yung mga nasa paanan ho ng mga burol-burol. At kung napapansin nyo ho, yung nasa taas ninyong bahagi ng mga lupa ay medyo napanot na ang kabundukan. Pag walang tigil ang ulan, ay may posibilidad po na magkaroon ng pagguho ng lupa o magkaroon ng soil erosion o landslide. So, tayo na rin ang kumilos po para maiwasan ang disgrasya o sakuna na maaaring magbuwis pa ng mga buhay ng mga kababayan natin dyan. At meron pang isa dyan, lalo na ang pagkakasakit katulad ng leptospirosis. Yan. Siyempre, magkakaroon ng baha-baha. Ang leptospirosis, mag-ingat po tayo. Pag alam na natin na may sugat tayo sa katawan, talop-talop o sa paa, huwag tayong lusong ng lusong kung wala naman tayong pupuntahang hindi naman na importante. Nakukuha po yan sa mga ihi ng daga. Ayan. Kapag bumaha kasi, yung mga daga naglalabasan, pagkatapos yan ay may posibilidad na umihi at humalo sa tubig baha. Pag natapakan ho natin yung mga galing na yan, na dumi, galing sa ihi ng daga, may posibilidad na maging biktima tayo o maging biktima tayo ng leptospirosis. Kaya siguro, ito na po ang tamang panahon para ihanda din natin ang ating mga sarili, yung mga agencies na concerned. Maghanda na po sapagkat papasok na po tayo sa mga pagbaha, no? Ayan. Yan, mauuso na naman yung mga alampasok! Kasi bumabaha sa kanilang lugar. O kaya naman ay hindi madaanan yung mga kalye. Meron po tayong 15 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi sa mga kabubukas pa lang po ng kanilang mga radyo. Kayo pa rin ay nakikinig sa programang On The Go dito sa himpilang DWIZ 882 kHz sa inyong mga radyo. At kasabay po naman itong napapanood sa social media sa magitan ng ating online streaming sa Facebook Live, sa YouTube Live at sa magitan po naman ng inyong panonood kahit saang panig mo kayo ng mundo. Ayan, okay? Ayan, eto na. Ready na po para magbiyahe naman tayo. Kami naman ho ang ipapasyal namin kayo sa iba't ibang mga tourist destination sa ating bansa. Medyo ito po yung mga pahabol, pang-summer, pahabol, adventure natin sa ibang mga magagandang beaches, no? Kumbaga ito po yung mga white beaches na mga pinuntahan natin itong nakalipas na linggo.
at ipapakita ho namin sa inyo ang kagandahan ng nature sa ating island hopping dyan po naman sa Burias Island. Dalawang lugar itong ating i-feature ngayon bilang pangatlo. Kung maalala mo, nag-start tayo dito nung Monday, di ba? Tapos nung Wednesday, second part na ito, ito na yung last part. Last part. Narinig nyo na ba yung Tenelisayan Island? Diyan sa San Pascual sa Masbate. Ito po'y napakagandang lugar. Sumikat po yung Tenelisayan Island dahilan sa haba ng kanyang sandbar. Yung parang tulay na buhangin sa pamagitan ng White Beach dyan. At itong Sombrero Island na napakalinis din po, napakalino ang tubig at ang White Sand Beach. At ang White Sand Beach nito ay Malaburakay, ang kaputian ng parang malais pasol na puhangin dyan. Narito po at muli nating panoorin ang ating video ng ating island hopping adventure sa Burias Island. Oh, kilala ang Tenelisayan Island dito sa sandbar. Mala Boracay na buhangin, pero ang kanyang sandbar o yung mahabang nakalutang na buhangin sa dagat ay isa sa pinakamahaba po ito. Pero hindi pa ho ito, maikli pa yan, example pa yan. Nandun po sa kabila ang longest sandbar nitong Tenelisayan Island na medyo may puno siya, may mga ibang kakaibang rock formation din. At sa other side of this island, nandun po yung pinakamahabang tutulayin natin, para bang tulay na nag-uugnay sa pagitan ng dalawang talaga namang bluish water o napaka-linaw na tubig dito sa lugar na ito. Bahagi pa rin ng ating island hopping adventure dito po naman sa Burias Island. Alam nyo, bawat isla na ating puntahan dito sa Burias Island, may kanya-kanyang karakteristik ang mga bato. Iba't ibang rock formation. Kanina doon sa Amenasola, yung parang layered na rock formation na makikita natin. Dito iba naman, parang anay finish yung rock formation naman dito sa Tenelisayan Island, na bahagi din ito ng long sandbar o yung mahabang-mahabang tulay ng buhangin na example pa lang na makikita nyo na kagaya nito. Ayan. Okay? So ikutin natin ito. Maliit na isla lang po itong Tenelisayan Island. At medyo tanghali na po at mainit, kaya kailangan makatapos kagad tayo. At maikot natin ito sa loob lamang ng ilang minuto. Hey, nandito na kami sa Sombrero Island. Mukhang maganda itong lugar na ito, ha? Ano na naman kayang naghihintay na adventure sa atin dito? Bababa na tayo sa ating boat, sa ating bangka. At habang bumababa tayo rito, papakita ko natin kung napakagandang dalampasigan o shoreline itong Malaburakay din na dalampasigan, no? White sand ang nakikita natin dito, mga kaibigan. Baba tayo sa baka natin at yung mga kasama natin dito sa boat ay mukhang amazed na amazed dito sa Sombrero Island. Nasa may sombrero, kaya tinawag ito Sombrero Island siguro dahil may isang kadikit na kadugtong na island nito na hugis sombrero. Ayan, parang hat shape. Ayun o. Ayan. Mala sombrero. Okay. So, lakad lang. Welcome to Sombrero Island. Isa pa rin ho sa talaga namang napakagandang adventure ng ating island hopping adventure dito po naman sa Burias Island. At ito ho yung mala paraiso rin na lugar na ito na isa sa pina-isla na mas maganda. May mga cottage ito gaya ng mga napuntahan natin kanina na nauna, ay kompleto ng mas maraming amenities itong Sombrero Island. So tuklasin pa natin kung ano ang naghihintay sa atin. Isa sa pinagmamalaki ng Tenelisayan Island ay ang kanyang haba ng sandbar sa malakristal at kulay asul na napakalinis na tubig. Pero yung sandbar po na ito, medyo umikli na ng konti kasi nag-high tide na. Hindi kagaya kaninang umaga na medyo maagaga pa. Alright, so yan po ang isa na namang adventure dito sa Burias Island. Isang island na pinuntahan natin ngayon. Tuwan-tuwa po ang mga nakasama naming mga turista, mga local tourists na kasama namin dito para tunghayan ang naibang klase na adventure dito sa ating island hopping sa Burias Island.
At dyan po nagwawakas ang ating island hopping adventure dito sa Burias Island. Hanggang sa muli po, muli kayong sumama sa ating makabuluhang paglalakbay sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa at sa ibayong dagat. Ito po naman ang inyong lingkod, Gani Oro, sa ating biyahe mismo. Oh, sunset na pala oh. Lubog na araw. Ayan. Hanggang sa muli, marami pong salamat. San Pascual is blessed with surrounding small islands with unspoiled white beaches and spectacular rock formation. Yan, yun ang pinaka nababanggit ng mga turista na nagpupunta sa lugar na yan. Alam mo, kasi may mga kababayan tayo mahilig talaga sa nature. Gaya ko, no? Mahilig ako sa paghanga sa nature. No? May mga lugar dyan na yung pinuntahan namin yung lugar, wala pang kuryente. Kaya umaasa sila doon sa... Gasera. Hindi naman. May generator. Generator. May generator. Kaya lang may oras lang. Ayun. Pag naubos na yung fuel, tulog pag na. Naubos na yung diesel, tulog na. Eh pag natulog ka at medyo mainit ang panahon, nag-try kami magpaypay. Kasi wala electric fund, wala rin kuryente. So, tinitipid mo yung kuryente. So, siguro, panahon na rin to para... palawakin natin, palaganapin na natin ang paggamit ng solar power. So, yan. Kasi may mga island na rin na gumagamit na ng solar power pero hindi pa ganun kadami. No? Kasi nga, medyo mahal po yung panel na yan at kailangan may malaking investment din talaga. But siguro, sa tulong ng gobyerno at ng ating mga pribadong sektor, ay mas higit pang mapapa-improve at mapapalawak ang paggamit ng solar power sa mga lugar na mga liblib. Sapagat wala pang supply ng kuryente, gasera pa lang ang gamit o kaya gumagamit ng generator, ay pag naubos na yung krudo, wala rin. At saka mahal yun. Alam mo ba, kuryente. Sir Gani, na ako, ang pamilya namin ay galing sa isang lugar na walang kuryente. Saan lugar yan? Sa Bulacan yan, pero ngayon wala na yan. Yan yung tinatawag na baluarte, pero parang paraiso. Baluarte? Baluarte. Yan Bulacan. Ba yung lumubog? Yan yung lumubog. Ah, oo, napanood ko yan. Napakagandang lugar niyan, sa totoo. Yung baluarte, somewhere in bandang Obando? Obando. Obando. Maraming magagandang lugar sa Obando na hindi, kaya ipipicture natin sa susunod na mga ano natin, ipipicture natin ang Obando. Maraming magagandang lugar sa Obando. Bakit nalubog? Ano ba? Dahil tumaas ba ang tubig tumaas dagat? Tumaas ang tubig, na-wash out yung, kasi parang island eh, parang buhangin. Mm-mm. As in, tinangay lahat yun, nawala, as in, wash out. Mm-hmm. Napakagandang lugar ng baluarte dati. Oh, parang minapod nga ako sa isang feature documentary na finiture yung baluarte na yan, no? So talagang, saan napunta yung mga nakatira dati doon? Nasa Pangpang na sila ngayon. Lumipat na sa kumbaga sa mainland. Yes, sa bayan ng Obando mismo. Mm-hmm. O si Kabiring Samonte, no? Nang Lumaliches, nanonood sa atin. Kabiring, maraming salamat po sa inyong panonood. Isa pong famous media man, writer at media man dyan sa Philippine News Agency. Retired na po si Kabiring pero hindi pa rin nag-retired sa serbisyo publiko. Severino Samonte ng Philippine News Agency. Si Alma Andres Pastrana. Kuya, Aya, happy birthday po. Pati anak ko si JR, happy birthday din po. Si Leonard Paez, ayan, at Bautista Racing, ayan. Leonard Paez, maraming salamat sa inyong panonood sa ating programa. 25 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. Yes, Ryan? At happy watching muna sa aking mga kaibigan, si Tess Raimundo, Odeng Deng Cabral, Andre Nicole Mendoza Rivera, March De Los Reyes at si Jeffrey Francisco. Happy watching sa inyo tsaka kay Anto Chit Alindog, Jeronimo Cheer, Jeronimo Hair Salon. Okay, happy watching. Ayan. At least nanonood sila. Ayun, hindi lang nakikinig. Hindi lang nakikinig, nanonood pa rin. Ang dami pa rin mga Total Friday po ngayon. Marami po sa mga kababayan natin, mag-weekend, uuwi ng mga probinsya nila. Pero ang ingat po tayo sa daan ngayon sapagkat malapit na naman ang pagpasok ng tag-ulan. Pagdating po ng hapon, napapadalas po ang buhos ng pag-ulan. Kaya medyo ingat sa pag-travel, sa pag-drive dahil madulas po ang mga lansangan.
Diyan naman po sa mga medyo nasa dalisdis na bundok, lalo yung mga uuwi po ng Mountain Province ng Baguio, medyo ingat po kayo sapagkat may mga pagkakataon na magbabagsakan yung mga malalaking tipak ng bato. Boulders of rocks. Ika nga, ang posibilidad na yan po naman ay magbagsakan sa lugar na yan. Kaya kailangan medyo tingin-tingin ho tayo. Aha, keep on watching sa inyong mga dadaanan para hindi tayo mabiktima. At laging makiramdam, yung number one na tip. Na? Makiramdam lagi sa makiramdam. Oo, pag panahon ng baha, alam mo kaya marami ang namamatay, wala silang pakialam. Ayun. Tumataas na pala yung tubig baha sa mga ilog na malapit sa kanila, hindi pa nila nalalaman. Kaya tulog na tulog. Kaya sila ay, walang pakialam talaga. Walang pakialam na sa lugar nila. Eh, sasabihin nila, dati naman hindi naman inaabot ng baha ito eh. Pero hindi laging ganun. Di ba? Yung Undoy, sino bang mag-aakalang magkakaroon ng pagbaha na gaya na nangyari sa Undoy na hindi pa raw nangyayari sa kanilang lugar kahit kailan? Eh, ganun nga po eh. Laging pag meron ho tayong kalamidad, expect the unexpected, ika nga. Laging meron ho tayong pasubali na kung hindi pa kayo naabot ng baha, may mga pagkakataon na baka yan naman po ay mangyari din sa inyo sa iba't ibang mga pagkakataon ho naman. Okay. O marami pa rin po mga namoroblema sa pagdating ho naman sa mga tuition o sa matrikula ng kanilang mga anak na pumapasok ngayon sa eskwela. Patuloy po ang panawagan ng Department of Education sa publiko na mag-avail po kayo ng voucher program para sa senior high school na magtatapos ngayong araw na ito. Ayon sa DepEd, tatanggap pa rin sila ng application para sa voucher program sa magitan ng online hanggang mamayang alas 12 ng hating gabi. So pwede ho kayo mag-online application o mag-apply via online up to or until 12 midnight today. Ngayon man, nilinaw po ng DepEd na tanging sa online applications lamang magkakaroon ng extension at hindi na sila tatanggapan ng manual applications. Kung na kayo pupunta po ng personal ngayong gabi, sabagat sarado na po yung kanilang opisina sa personal. Pero sa pamagitan ng online o sa internet, pwede pa rin po. Pinalalahanan din po ng DepEd ang mga mag-a-apply via online na isumite ang scanned copy ng kanilang mga requirements tulad ng voucher application form, 2x2 colored photo, katunayan ng kabuhayan ng mga magulang o guardian o parent consent form para sa mga mag-aaral na 18 taong gulang pababa at certificate of financial assistance na natanggap na ilalabas ng paaralan. Alam mo, maraming mga scholarship nung araw at lagi kong pinapansin at lagi ako nagbibigay ng aking komento tungkol sa mga papaskolar o pagpapaaral, no, sa mga kababayan natin na mga hikaho sa buhay, yung mga kapuspalad ba, no. Lagi kong tinatanong ito, Ryan, eh laging ang requirements ay yung grade o yung laging yung mataas na may passing grade na tinitingnan ng criteria. Sabi ko, para sa akin, kumbaga ako yung nagkaroon ng pagkakataon na mag-suporta o mag-sponsor ng scholarship, hindi ko laging titingnan doon sa taas ng grado na estudyante. Titingnan ko sa kung gaano sila kahirap sa buhay. Ayun. Di ba? Kasi bakit mo tutulungan lang yung mga matatalino? Ay, yung mga average. Oh, di ba, Kuya Fred? Yung mga average na hindi matalino pero hirap sa buhay at porsigidong mag-aral. Yung number one ko, yung porsigido ka mag-aral pero hindi kailangan na ikaw ay 95 ang grado o 1. Pwede ng 3. Kaya nga, kahit na 3 lang o kahit na 75. Wasat pasado, 'di ba? Eh kasi kung talagang bagsak ka ng bagsak, ay may pagkabulak-bulero ka na. Iba na talaga 'yon. Pero alam mo, ito maikwento ko lang. Pag nagre-reunion kaming mga magkakaklase, no? Classmate ko ng elementary, classmate ko ng high school. Alam mo bang yung mga successful sa buhay, yung mga matatagumpay sa buhay, hindi yung mga top sa klase namin. Ah, ganun, oh. 'Di ba? Yung mga valedictorian, salutatorian,
ordinaryo lang ang buhay nila eh. Hmm. Yung mga nasa row 4. At medyo nagka-cutting classes pa yun, ha? Yung mga, kumbaga, average lang dati sa klase, sila ang gaganda ng buhay ngayon. At sila yung mga talagang nagtagumpay sa buhay. Hmm. Pero alam mo, Sir Gani, produkto din ako ng ano, na... Public school. Ng libreng pag-aaral. Ah, actually, yeah. Kasi maraming choices eh. Mm-mm. Katulad ngayon, pag ikaw ay banda, mm-mm, or nasa music ka, libre ka niyan sa college. Ah, ikaw ay pasok sa criteria ng pagiging scholar. Kaya varsity player. Yeah, yeah. Sumali kayo sa mga ganun kasi kahit paano makakatulong. Kung talagang gusto mo talagang makapagtapos ng libre at talagang gusto mong masyano sa buhay, pasukin niyo yung mga ganun pagkakataon. Oh. Ang akin naman, ang panawagan ko sa mga foundation kasi marami yung mga mga foundation ngayon yon o mga ibang agencies mo na gustong magbigay ng scholarship o pagpapaaral ng libre sa anak po ng mga mahihirap. Tingnan niyo ho yung talagang pinaka poorest of the poor, ika nga, yung mga mas nangangailangan. Yes. At huwag tayong titingin lagi sa grado o sa kanyang pagiging mataas sa akademya. Mm-hmm. O, kasi academic lang yan eh. Mm-hmm. Dapat mas para sa akin ha, mas dapat mong tulungan yung mga bata na hindi matatalino. Kasi yung mga matatalino, madiskarte na yan eh. Pero yung mga papano na lang yung matitigil sa pag-aaral, hindi kagalingan at kaya naman eh, hindi naman nasusuportahan ng mga magulang nila. Diba? Anong magiging trabaho niyan? Pag yan ay hindi nakatapos ng pag-aaral, magiging construction na lang. O kaya naman, pag hindi naman sa nanliliit tayo ng tao, nagmamaliit, magiging mga snatcher, magiging hold upper, o magiging palaboy. So, para sa akin, mas dapat nating tulungan yung mga kababayan nating mga mahihirap. Na hindi man katalinuhan, pero porsigido o willing mag-aral, yun ho, isubject natin para sa mga scholarship natin. Pero sa totoo lang, isa rin yan sa proyekto ng ating Senador Bongo na sana nga talagang pagtuunan ng pansin talaga na yung mga mahihirap na yan ay mapag-aral talaga ng libre lahat. At saka makapagtayo sana ng mga eskwelahan doon sa mga liblib na lugar na hindi na dadaan o maglalakad ng malayo. Sa mga delikado, mapanganib na lugar ang mga estudyante natin, lalo yung mga elementary sa basic education, di ba? Sa mga probinsya, sa mga malalayong lugar, hindi natin ubos maisip, hindi natin, parang nakakaawa talaga na tumatawid sila ng ilog, tumatawid ng mga papanganib na mga tulay, minsan ay hanging bridge, ayan, pagkatapos ay lulusong pa sa tubig, ilang ilog ang tatawirin. Tapos mga naka-tsinelas na butas pa sila. Ay, nagtatanggal na nga ng tsinelas kasi puro putik. Puro putik ka ng lalakaran eh. Suot nilang damit eh, putik-putik na. Huhuba rin ang uniforme kasi lalangoy pa sa ilog. Yeah. Paano kung malakas ang agos ng tubig? Ay, napakadelikado talaga. Sana makapagtayo naman ng mga eskwelahan sa mga lugar na malapit sa kanila para na sa ganon ay maibigay natin ng tamang edukasyon sa ating mahihirap na mga kababayan. Beno, magbabalik po kami ni Ryan Reyes dito sa palatuntunan ni Senator Bongo, ang On The Go, dito po naman sa DWIC. Si Gani Oro at Ryan Reyes ay magbabalik makalipas ang ilan pang paalala. On The Go sa DWIC. DWIC. At ngayon, nagbabalik ang On The Go. Ha-ha-ha! Alright, tuloy-tuloy po tayo. Patuloy pa rin kayo nakikinig at nanonood sa programang On The Go, mga balita at serbisyo dito sa On The Go sa DWIC. Dahil ang aming bisyo ay mag-serbisyo. Ito pa rin si Gani Oro at Chris Ryan Reyes minus Doc Go. At maya-maya, bigyan natin uli ng pagkakataon na makapag-greet sa atin si Senator Bongo. Samantala sa aning mga balita muli, ano ang mga balitang bago? Tuloy po ang pagbabago. Ito ang tema ayon sa Presidential Communications Operations Office o PCOO, magiging tema sa darating na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ni PCOO Undersecretary Lorraine Badoy, pinaghahandaan na nila
ang darating na sona ng Pangulo kung saan ibibida nila ang mga nagawang proyekto ng kasalukuyang administrasyon. Kabilang dinaan niya rito ang paliparan sa Clark Air Base na isa sa mga malaking na isakatuparan ng Pangulo. Dagdag pa ni Badoy, magkakaroon din ng mga video presentation sa SONA kung saan ipakikita ang mga tunay na nangyayari sa administrasyon. Nabanggit dito yung paliparan ng Clark. O yung airport na itatayo doon sa Bulacan, ha? Sa Obando yun. Malapit sa Obando, sa... malapit sa lugar niyo. Tuloy na yun. Aba, maganda yan, maganda. Pabor na pabor sa mga taga-Obando kung titignan natin yung positive side. Mm-hmm. Kasi unang-una magiging parang Manilang-Manila na ang Obando. At makakapag-generate o makakapagdagdag ng mga trabaho. Ayun, yan. Malaki. Maraming trabaho. Maraming sana yung mga taga-Bulacan ay ma-hire, yes, sa pagpa-open yan sapagkat marami hong manpower o trabahador ang kailangan sa lugar na yan. Ayun. On the other hand, ay tinitingnan ho naman natin sapagkat may mga tumututol dyan dahil daw yung mga palaisdaan dyan dati ay gagawin ng airport, maapektuhan yung mga palaisdaan at ilang mga lugar dyan sa Bulacan. Di ba? Ang akin ang saloobin ko naman dyan, pag-aralan natin at pag-isipan dahil hindi naman lahat ng negative, may positive din yan na ano sa ating mas mga makabubuti sa kanila. Makabubuti sa ating lahat. Kasi ang balita ko, maraming mga may-ari ng mga palais doon nagsipag-benta na palaisdaan diyan. Pinagbebenta nila yung kanilang mga ano, mga palaisdaan eh, yung mga lupa nila diyan sa lugar na yan. I don't know kung sila'y kumita kasi sa gagawing airport at ang magtatayo daw yata niyan itong San Miguel Corporation. Napakalaking kumpanya. Malaking kumpanya yan. So, ayon naman kay Governor, na-interview ko si Governor Alvarado. Alvarado, no? Okay. Governor na naging vice governor, magiging vice governor ngayon dahil nagpalit sila ni Daniel Fernando, di ba? Ang magiging governor na si Daniel Fernando, nanalo na nga, at ang nanalo ring vice governor ay si Governor Willie Alvarado. Ang sabi niya ay malaking accomplishment ito sa kanila sapagkat yung airport na yan na magdudulot ng maraming trabaho at magbibigay ng kaaluwanan sa pagbibiyahe natin sa mga lilipad, no? Sa pamamagitan po naman ng ating airline industry ay malaking bagay sapagkat sa Bulacan itatayo. Yes, so... At sana maiwasan din yung traffic sa lugar na yan, ha? Kasi kung matatraffic tayo dito sa papunta ng airport natin sa Pasay, kung manggagaling ka ng part ng Quezon City at Metro Manila, yun sanang mga daan o kalye patungo't palabas sa airport na yan, maisaayos. Ayun. Okay, Sir Gani, may babatiin muna ako saglit. Salamat sa panonood at pakikinig kay Leoncio Castro, Noel Francisco, at syempre kay Ma'am Seni Dilantar at Ma'am Valencia ng Obando School of Fisheries. Actually, Sir Gani, itong Obando School of Fisheries, isa rin to sa magandang advocacy. Kasi dito nag-aaral yung mga anak ng mga mangingisda sa Obando. Ayan. At ilalapit natin yan kay Senator Bongo. Okay. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Tuloy-tuloy pa rin po tayo. Meron po tayong 16 na minuto na lamang bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Sa huling 15 minuto po ng ating palatuntunan dito sa DWIZ. Edukasyon pa rin po ang pinag-uusapan natin dito sa mga balitang bago. Isinusulong ni Juan, ang Edukasyon Party List Representative Salvador Belaro, ang pagpapalawig sa education voucher system sa kolehiyo. Ayon kay Belaro, dapat magkaroon na rin ng voucher system sa mga pribadong paaralan para sa mga estudyante mula sa low income at lower middle class families. Batay sa record ng CHED, nasa 1.4 million ang enrollees sa SUCs, habang mas malaki naman sa private institutions na nasa 1.6 million. Sinabi pa ni Belaro na mas maraming mag-aaral ang nag-i-enroll sa pribadong eskwelahan dahil overcrowded na ang SUCs, habang ang ilang lugar ay walang public schools.
Maaarian niyang makatulong ang gobyerno sa mga estudyante sa pamamagitan ng vouchers na iuugnay sa student numbers. Sa ngayon ay libre lamang ang matrikula sa state universities and colleges at limitado lang sa kabuuang higher education enrollment. Maraming ang gustong ma-avail yan, yung ating voucher system, no? Kasi ang gobyerno ang magbabayad ng matrikula ng mga bata. Ibig sabihin, kahit pumasok ka sa private school, private na kolehiyo, kung tutustusan naman ng gobyerno, ay pwede kang pumasok sa private. Pero kailangan ma-avail mo yung voucher na yan. Paano kaya ma-avail ang mga voucher? Hindi ko kundi sa gobyerno. And then government ang magbabayad doon sa private school. Okay. Sana naman ang wag nang makapag-avail niyan yung mga kabataang pinag-aaral ng gobyerno at tapos ikakalabanin ng gobyerno. At saka bukod dyan, dapat naman talaga yung mga kabataan na galing sa pinakamahirap na pamilya. Huwag yung palakasan lang. Kasi ang nakakalungkot palakasan ng palakasan lang sila-sila lang ang nakikinabang, di ba? At minsan yung mga nakaka-avail pa niyan, may kaya naman. Okay. Doon sa mga may kaya-kaya naman sa buhay, hayaan natin, pagbigyan naman natin yung mga talagang mga kabataan na tagang gustong-gustong mag-aral at kaso nga walang-wala talaga. Ang alam ko kasi, merong ratio ang mga private school, no, mga pribadong paaralan, may ratio sila na dapat magbigay sila ng scholar sa mga piling estudyante na mga mahihirap, no? Pero I don't know, parang nasa 5% lang yata yan ang ibinibigay nila. Depende doon sa overall population ng kanilang mga enrollees. May batas yan na umiiral sa ngayon. Ngayon, kung papasok yan, gaya ng binabanggit dito ni Congressman, Partylist Congressman Bilaro, kung papasok sa private school yan, malaking bagay. Malaking bagay. At sana naman, libre na lahat. Huwag yung pa 50-50 o may kalahati babayaran, may kalahating hindi. Hindi parang wala rin naitulong sa mga mag-aaral. Voucher lang yan. Kumbaga, bibigyan ng voucher ng gobyerno, mag-aaral ka doon sa private school, pero wala kang babayarang matrikula. Sa gobyerno nila sisingilin yung tuition fee. Wow. Yung tuition mo. Napakaganda yan. Para talaga naman, kasi yung binabanggit nga rito, maraming lugar na walang colleges and universities, no? Malayo kung meron man. Minsan crowded na nga, overcrowded na nga doon. At yung pinakamalapit sa kanilang lugar ay mga pribadong paaralan. So maganda yan. Kapag yan ay natutukan natin, mas maraming mga anak ng mga mahihirap, na mga dahop sa kabuhayan, ang makakapag-aral. Okay, may dagdag pang balitang bago tungkol kay Bongo, si Ryan. Okay, naniniwala si Senador Bongo na importanteng mapakinggan ng personal ang mga hinaing ng mga tao at alamin ang sitwasyon para mabigyan ng agarang solusyon sa kanilang mga pangangailangan. Sad pa ng Senador Bongo na kahit hindi pa man siya nakaupo, pero pangako niya na saan man sulok ng Pilipinas, kung kaya ng aking katawan, pupuntahan ko po kayo upang aking malaman ang kanilang mga hinaing. Kaya sa ating mga kababayan na may mga hinaing sa buhay, kami po ang inyong magsilbing boses upang makarating sa ating Senador Bongo, sa ating presidente ng Pilipinas, ang inyong mga hinaing, at sana'y mapigbigyan na kayo sa inyong mga simpleng kahilingan. Alright, okay, teka muna, dito may shout out at may hinaing si Alfredo Oredina. Sabi niya, NGCP, manipis ang supply. Why? Tubig ba ang gamit nyo? Why did you not prepare your inventory of coal, diesel? You scared the public to increase rate. How about review, reset, and true up? You owe us B. Yun, medyo talagang may posibilidad daw po kasi na magkaroon ng power interruption o pagkawala ng kuryente sa ibang mga lugar o paghina ng kuryente o supply ng power sa ibang lugar dahil nga rito sa manipis na supply ng NGCP. Yun, kung kailan patapos na ang summer, patapos na po ang tag-araw,
Eh saka tayo nakakaproblema sa power, sa supply ng elektrisidad. Bakit hindi natin magawa ng paraan po 'yan? Napakarami namang tubig, 'di ba? Marami namang, and then later on siguro yung solar at saka yung tawag dito, yung windmill. Yung windmill, magamit na ho natin 'yan. Bukod pala doon sa Ilocos, no? Yung windmill sa Ilocos. Meron na rin dito sa may bandang Taytay. Taytay ba ito? Ayun dito sa may papuntang, tama, yung dating Rizal, part ng Rizal. Ayan, Binangonan, Rizal. Ayan, mayroon na rin palang mga windmill dyan na nagagamit. Ayan. So yun ang dapat na suportahan ng ating pamahalaan. Bigyan po ng pagtutok ito, no? Ng ating teknolohiya para na sa ganun hindi tayo umaasa lagi sa supply na manggagaling sa krudo o sa inaangkat pa mula sa ibang bansa na napakamahal na binibili pa natin. Okay. Alright, ulit-ulit po tayo si AJ Diges Valencia. Yan, nanonood sa atin ngayon si Zenny Delantar. Thank you, God bless and more. Chris Ryan, thank you. At si Ate Zelly Ramirez ng Barangay Pasong Putik, District 5, Quezon City. Yung mga kaibigan natin dyan, talaga naman walang kasawa-sawa. Walang kasawa-sawang sumusuporta at walang kasawa-sawang nanonood po naman sa atin po namang palatuntunan, saan mang panig at saan man tayo. Meron na po tayong 9 minutes bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Kayo po ay paluloy-tuloy pa rin nanonood at nakikinig ng ating palatuntunang on the go dito sa DWIZ. Alright, tuloy-tuloy tayo at sa mga balita pa rin natin ngayon, kulang daw ng mga ebidensya at mga usaping technical. Ayon kay Political Analyst Professor Ramon Casiple, ang problema sa mga reklamong dayaan, particular nitong nakalipas ng midterm elections. Sinabi pa sa DWIZ ni Casiple na posibleng may dayaan, subalit hindi dahil sa automation. Binigyan din pa ni Casiple na maniobra sa proseso ang nakikita niyang pinagmumula ng mga dayaan sa tuwing magkakaroon ng halalan. Kaya pinag-iisipang ibalik na lang daw sa manual ang eleksyon. Ayun, mukhang mas maganda pa yata. Mukhang hindi na tayo talaga susulong. Ginawa tayong automated ng eleksyon. Ito naman, katakot-takot naman ang duda na nagkaroon ng dayaan dahil sa sinasabing wala, magbibilangan pa lang dito, may resulta na kaagad doon. Magic agad. Na magic naman. So, hindi nga naman nila nakikita paano nagbibilang yung machine. Pagkatapos, may resulta na kaagad. Kaya marami ho nagsasabi na itong nakalipas na eleksyon ay failure sa kanilang pananaw. Ay, nako, ano na nga bang gagawin natin para hindi na magduda. Ha? Yung mga butante na nagtataka sila, binoto ko ito. Itong mga binoto namin, bakit hindi naman lumalabas sa mga pangalan nito? Bakit yung mga hindi nangangampanya at halos hindi mo sukatakalaing manalo, ang siyang mga nakaupo ngayon sa pwesto? Iyan po ang talaga namang hindi mawalang duda sa isipan ng taong bayan. Kaya sa susunod po na mga eleksyon, kaya dapat talaga dyan ipaliwanag, tingnang mabuti, bantayang mabuti, at sabi nga nila ibalik na lang sa manual ang pagboto at pagbibilang, yun na lang automated o gawin na lang, gamitin na lang yung PICUS machine na yan pag nagtatransmit na ng mga nabilang na boto. Kumbaga, ipagsasummarize na lang. 6 na minuto na lamang bago sumapit ang alas 7 ng gabi, ipinababalik na ng PNP, Philippine National Police, kay radio personality Erwin Tulfo ang kanyang mga armas. Ayon kay PNP spokesman Colonel Bernard Banak, ay dahil noong nakalipas na buwan pa ng Mayo, napaso ang LTAP o License to Own and Possess Firearms ni Erwin Tulfo. Dahil dito ay pinag-utos na rin ng PNP ang recall o temporary custody sa mga armas na pag-aari ng broadcaster. Ang nasabing notice ay naipadala na kay Tulfo kahapon. Iyan. Recall na yung kanyang mga armas.
ano yan, wala na siyang bodyguard, wala pa rin siyang baril. Hirap na na. Paano na yung kanilang mga kasamahan? Eh, wag na muna maglalabas. Ayun. Hirap na. Wag na muna maglalabas at marami ring nakakaaway, marami ring galit sa kanila at marami ring siyempre nagbabanta sa kanilang buhay. Yan talaga man ang buhay ng media man eh. Oh. Oo, eh pati yung mga nasagasaan nila. Ngayon, mukhang may kondisyon yata si DSWD Secretary, ha? General Bautista, kay Erwin Tulfo, na kailangan mag-public apology pa ito sa malalaking network. Mm-hmm. Pagkatapos, eh, barang may fine pa yata siyang sinasabi. Paano ba yun? Meron siyang magbibigay ng worth 300,000 pesos sa mga ahensya, no? Na kung saan eh, nasagasaan nitong si Erwin Tulfo. Medyo mabigat-bigat po yan, yung pangangailangan na yan, no? Ngayon, kinakailangan po naman ng kailangan talagang linawin yan, no? Siyempre, ganun talaga. Sa buhay mga naman natin bilang mga broadcaster, bilang announcer, eh minsan talaga nakakabadikos tayo. Hmm. Pero, siyempre, depende ho sa tumitingin na sambayanan kung sino ang tama sa punto na ito. Sa bagay, humingi naman ng paumanhin. At nag-apologize naman ika nga dahil napasobra naman daw siya ng kanyang binabanggit. Ilang maganda. At least nagpakalalaki siyang hinarap ang kanyang mga nasabi. Oo. Oh, eh, pero nung una, sabi nila, hindi daw sincere. Hindi daw sincere yung paghingi ng pone. Pero yun na nga, lumawak na ito at narami na po ang nadamay. And once and for all siguro, magandang matapos na yan at maging lesson po yan sa lahat. Magkabilang panig, sampu na po ng lahat ng mga mamamahayag o ng mga broadcaster na kagaya natin. Oh, ito pa ho, pag-iingat, pinag-iingat ho kayo ng Department of Health, mga kababayan natin. Pinaghahanda po ng DOH ang publiko sa mga nauusong sakit ngayong papasok na po ang tag-ulan. Ngayon pa lamang ay pinaghahanda na po ng DOH ang publiko hinggil sa mga sakit na mauso ngayong rainy season. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, kabilang sa mga sakit na ito ang typhoid fever, cholera, leptospirosis, gaya ng binagit ni Ryan kanina, malaria at dengue. Kasi kapag ganyan ang bumuhusang ulan, pagkatapos ay aaraw na naman yung mga paso na nalagyan ng tubig. Yung mga used tires o mga gulong ng sasakyan na nasa bubungan ng bahay, nagkakaroon ng tubig at naiitlogan ho ng mga lamok yan. O kaya naman yung mga kanal, yung mga tubig na na-stagnant, no? Naipon ng tubig, pagbuhos ng ulan, nagkakaroon, pagkatapos ilang araw na wala, mangingitlog po ang lamok dyan. So, dyan, madadamin ho yung lamok na may dala ng dengue, malaria at typhoid fever. Posible hong mangyari yan. Payo pa ni Secretary Duque, mahalaga sa mga panahong ito na palakasin ang ating immune system bilang para naman meron tayong panlaban sa sakit. Ugaliin din niya ang paglilinis ng ating katawan, maging ng ating kabaligiran. Kapag may mga pasuho dyan na may mga tubig, may mga bote na nalagyan ho ng tubig ng umulan, magandang itapon ho ninyo kaya takpan ninyo para hindi ho pangitlogan ng lamok. Para maiwasan ang typhoid fever, cholera at diarrhea, uminom lang po ng tubig na may malinis na source at upang matiyak ay marami namang pwede hong pakuluan ang tubig sa loob ng 3 minuto. Mahalaga ring malinis at maayos ang paghahanda ng mga pagkain at ugaliing maghugas ng kamay bago humawak ng pagkain kung kayo po lalong-lalo na ay galing sa banyo. Ilang mga paalala po sa mga kababayan natin mula sa programang On The Go. Ayan, at paalam na tayo, Ryan. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Sa ngalan po ni Doc Richel Go, ni Doc Go, sa ngalan ng ating Technical Engineer Fred Belamala, Communication Assistant Jean Marguerite Cruz, mga news writers ho natin sina Miss Rian Briones and Ashley Jose, ang ating social media producer Yasmin Pantaleon. Ryan, bye-bye time. Bye-bye. Ako po ang inyong Kuya Ryan at sundan niyo po ulit kami sa Monday.
Sa Lunes po muli, sabagat ang ating palatuntunan ay MWF, Monday, Wednesday, and Friday. Maraming salamat sa panonood, Ningning Francisco Reyes ng Paliwas Obando, Bulacan, Jose Jean Mendoza, hello mga sir, at si JV Valdez na nanonood sa atin. Ito po naman inyong lingkod, Gani Oro, sa pangalan po ng ating butihing senador, Senator Bongo. Kami po ay nagsasabing ang aming bisyo ay magserbisyo. Bye-bye! On the go sa DWIC!